Hello guys, narito kami ngayon sa LTOS DMA dahil irerehistro namin ang aming sasakyan. Ang maganda dito, one stop, pwede mag-emission test, inspection, insurance at pwede din dito na iparehistro. Napakabilis ng proseso, aabutin lang ng 30 minutes o 45 minutes, pinakamatagal kaysa sa labas medyo may katagalan. So guys, share ko lang, bale pang 5 beses na ako nakapagparehistro dito pero kailan lang nagkaroon ng nagsimula ang LTO office dito kaya hindi ka nalalayo pa. Siyempre bago ang lahat, kung hindi pa kayo nag-follow, please paki-like, follow at paki-share na rin Dennis Tamayo Denzo Vlog para sa kaunting kaalaman. Guys, para sa tips online registration, sundin lang ang mga sumusunod. Ano ang mga kinakailangan para sa online LTO registration renewal? Una, ang mga may-ari ng sasakyan ay dapat may rehistradong Land Transport Management System, LTMS portal account. Para sa gabay tungkol dyan, maaari mong tingnan ang link na ito. Ang sasakyang demotor ay dapat ding nakalink sa nakarehistrong account, at ang huling transaksyon sa pag-renew ay dapat makumpleto gamit ang LTMS. Bilang karagdagan, ang Certificate of Registration CR ng sasakyan ay dapat na ma-update at dapat na ipahiwatig ang tamang pangalan ng kasalukuyang may-ari. Ang mga first-timer para sa online registration renewal process ay kailangan pa rin magtungo sa alinmang LTO district office. Sa susunod na mga taon, makikita nila ang mga detalye ng kanilang sasakyan sa LTMS portal at maaaring magpatuloy sa online na proseso ng mag-isa. Pagkatapos suriin ang lahat ng ito, ano ang susunod? Kailangan mo munang makakuha ng Certificate of Coverage COC mula sa iyong piniling provider ng insurance na magpapadala ng mga tala sa elektronikong paraan sa LTMS. Pagkatapos, kailangan mong dalhin ang iyong sasakyan sa isang Private Motor Vehicle Inspection Center, PMVIC, para sa inspection. Kung ang iyong sasakyan ay itinuring na karapat dapat sa kalsada, ang PMVIC ay magpapadala sa elektronikong paraan ng mga tala sa LTMS. Kapag nakumpleto mo na ang mga hakbang na ito, oras na para bumalik online. Ngayon ay kailangan mong mag-login sa LTMS gamit ang iyong account at simulan ang online registration renewal application. Dapat mong makita ang COC at ang ulat ng inspection sa system, magagawa mong bayaran ang mga pagbabayad at makabuo ng opisyal na resibo or sa pamamagitan ng system. Pagkatapos nito, handa ka ng umalis. Once you've completed these steps, it's time to go back online. Ngayon ay kailangan mong mag-login sa LTMS gamit ang iyong account at simulan ang online registration renewal application. Dapat mong makita ang COC at ang ulat ng inspection sa system. Magagawa mong bayaran ang mga pagbabayad at makabuo ng opisyal na resibo, or, sa pamamagitan ng system. Pagkatapos nito, handa ka ng umalis. Gagawa ng follow-up na gabay para sa isang ito kung kailangan nila. Ngayon ay kailangan mong mag-login sa LTMS gamit ang iyong account at simulan ang online registration renewal application. Dapat mong makita ang COC at ang ulat ng inspection sa system. Magagawa mong bayaran ang mga pagbabayad at makabuo ng opisyal na resibo, or, sa pamamagitan ng system. Pagkatapos nito, pwede ka nang umalis. Ganun lang guys, kadali, hindi katulad noon na napakatagal kang maghihintay. Guys, salamat sa inyong panonood at pakikinig, huwag natin kakalimutan i-share. Okay na, bossing. Kumpirma na lang po. Guys, ipagpatuloy at tapusin ang video ito. Balit yung bibigay kay LTO boss, ngayon lang kasama ng DPN Insurance at kakapi ng awas yan. Okay. Thank you. Ano eh? Ay, tatanggalin? Sorry, hindi ko natanggal. Kailangan na lisensya. Dati ka... Ano ka mo? Pag sa license po, sir, hindi po. Sasakyan lang po. Noong July lang po kasi kami nag-start, sir. Baliktad pala. Ang driver license ang hindi pwede. Sa kabila. Tapos, ang napaprocess namin po namin na emission, yung ganito lang, sir. Pag smoke test po. Ah, okay. Vlog din ako doon sa kabila. Pupunta sana ako doon sa kabila, doon sa main. Yung pala pwede dito. Pwede po. Basta sir, ang emission po sa PMVIC. Kasi nagtuwa ko ng email tsaka cellphone para sa po. Mabinag-login po, assistant.
Tapos yun na sa second feature, yung portal account po nang sasakyan sa LTO. Ito po yung client ID, ito po yung password. If ever sir, gusto niyo pa pong mag-print ng OR, may copy po sa portal. Tapos yun na sa last feature, yung total na bilhin. Okay na sir? Okay na po. Tapos every time na i-revenue sir yung sasakyan, pakitandaan na lang po yung password ng portal. Nilalagin po kasi siya for payment. As next time na kwan, registro, sa online na ganun? Pwede naman sir. Ah, pwede rin, pwede rin. Basta po ang emission niyo yung PMBIC pa nito. Tsaka may insurance. Thank you.